2 days akong hindi pumunta sa garden. Kaya ngayon, nandito ako. Tingnan nyo yung mga gulay dito. Yan. Ito yung tinatawag na Westeros gurka dito sa amin. Ginagamit ko ito sa pag... Ang tawag niyan, inlak preserve. Pre-preserve ko sila. May marami silang mga bunga na maliliit. Tapos ito naman ay yung mahaba. Yung inilalagay sa pagkain or sa salad. Although, pwede rin i-preserve sila. Pero ito yung masarap siyang i-preserve yung mga ito. Yung Westeros gurka. Yung beans. Tingnan yung mga beans. Ang daming bunga yung mga beans. Nakakatuwa yung nakakatuwa yung bunga nila. As in, ang dami. 2 days lang akong hindi pumunta dito. Pero ang bilis nilang lumaki. Yan. Yan sila. Ang dami. Kasi maraming mga beans yung itinanim ko. Kaya yan. Ito ay tinamnan ko sila ng mustasa kasi sayang yung space kung hindi ko gagamitin. Nag-harvest kasi ako ng onions dito. Tapos yan ay yung mga matawag yan cabbage. Yung cabbage, I don't think na makakabuyan ng head, pero okay lang yan kasi pwede naman gamitin yung leaves niya lang sa pagluluto ng pagkain. And ito ay may mga tanim akong paprika o yung chili na mumulaknak na sila although maliliit pa. Yan, may bunga na sila, ang late pa pero may mga bunga. Tapos yung chili, tingnan yung chili, ang late na yung chili pero ang daming bunga. Yan, na hinug na nga yung iba. Tapos kahit yung mga aubergine, yung aubergine namumulaklak pero walang bunga. Tingnan yung mga beans dyan. Ang dami. Kahit ito yung upo na tanim ko. Hopefully, magbunga sila or makaabot magbunga. Kahit konti, kahit isa lang, mag-start na silang mamulaklak. Kahit yung mga kamatis, ngayon pa lang sila talagang nagkaroon ng maraming bulaklak. Although may mga bunga na sila, kaso lang hindi masyadong marami. Marami na rin mga bunga yung mga kalabasa. Ilang piraso din yung mga bunga nila. At ito, tingnan nyo to. Ito yung space kung saan nagtanim ako ng maraming beans. Pero tingnan nyo. Ang dami nilang bunga. Itong mga beans na ito, yung mga violets, hahaba pa yan. Tingnan nyo to. Yan. Mahaba na yan, pero hahaba pa yan kung hayaan ko lang sila. Yan. Hayaan ko lang muna sila kasi nga wala man akong dalang paglagyan ng na-harvest. Yan. Nakakatuwa yung mga bunga ng mga beans. Ang dami. Yan. Siguro bukas or sa makalawa pwede akong mag harvest ng mga gulay. Ito, kahit itong kamatis na ito, akala ko hindi na sila magiging okay kasi ang pangit niyang tignan nung una, parang mamamatay siya, wala siyang nutrients. Pero ngayon tignan nyo, may mga bunga na siyang maliliit. So hopefully magtuloy-tuloy siya para makaharvest ako ng kamatis na gagawin kong tomato sauce. Kahit itong pumpkin na ito na hindi ko inaasahan na mamulaklak na or mamunga kasi nga hinayaan kong hindi ko inaasikaso ba, pero nagkaroon siya ng isang bunga. May mga beans din dyan. Yung mga beans na nasa bakod, itinanim ko lang yan na para extra lang yung mga beans na buto. Kaya tinanim ko na lang dyan. Ngayon,
namumulaklak na rin sila. Hindi ko yan inaasahan na ganyan. At saka yan, ang daming bunga ng mga beans dito sa kabila din. At yung mais, guys. Tignan nyo yung mais. Nakakatuwa. O, diba? May mga mais ako. May maha-harvest akong magandang mais. Pwedeng i-grill yan sa autumn pagka nag-start na akong mag-harvest ng mga vegetable for preserving. Pero yung iba, hindi sila naging okay. Tingnan yung bunga ng iba. Ewan ko kung bakit. Hindi sila natuloy. Marami din yan eh, na hindi natuloy yung bunga. Yung mga kamatis, ang dami na rin bunga yung mga kamatis. Kahit papaano, nag-start ng mamunga. Although, parang feeling ko ang bagal-bagal. May mga pechay din ako dyan. Bagong tanim lang mga yan. Yung mga carrots, tingnan yung carrots. Ang ganda ng mga laman ng carrots. Ang lalaki nila. Ito ay mga carrots na tinanim ko noong winter. Kaya ganyan. Kahit ito ay parsnip. Ang ganda din ng paglaki nila. Cabbage din ito. Bagong tanim lang. Maraming mga bunga yung kamatis din dito. At saka ito, tinamnan ko din ng mustasa. Lumalabas na rin sila. Sayang kasi yung space pag hindi siya tamnan. At ito naman ay mga Chinese cabbage. Malaki na rin sila. Gusto kasi nila ng mainit, nung medyo malamig na panahon. Kaya usually, ganito ako panahon nagtatanim ng mga green leafy vegetables. Kasi pagka summer mo itanim, mamumulaklak sila. Wala kang ma-harvest. Yung potatoes na yan, itinanim ko siya 2 weeks ago. Yan na sila ngayon. Yan, makakaharvest ako yan ng patatas na pwede kong gamitin sa Christmas dinner namin. Usually kasi yan, nagkakaroon na yan ng bunga ng laman ng mga October, November, ganyan. Tapos itong space na ito, sa autumn, tatanggalin ko yung mga bulaklak dito kasi tatamnan ko siya ng raspberries. So, yung mga bulaklak na ito, ililipat ko kasi parang nanghihinayang ako sa space dahil nga yung space na yan, hindi naman masyadong nag-tree-trips yung mga halaman, kaya ililipat ko sila, tatamnan ko ng raspberries para makakaroon ako ng maraming raspberries. So, yan lang guys, and thank you for watching.